Friend, habang binabasa mo ang mensaheng ito ay isa na akong malamig na bangkay. Pinasok ng tatlong adik ang kwarto ko at walang awa akong tinadtad ng saksak. Sa kabila ng pagmamakaawa ko ay hindi pa rin ako nilubayan. Binaboy ako, ginawang ashtray at pinaso ng sigarilyo ang maseselang bahagi ng aking katawan. Hindi na sila naawa, sigaw ako ng sigaw pero walang nakarinig. Tulungan mo ako, huwag kang umalis, huwag, please. Kinilabutan si George Tuscan sa nabasa niya. Pagbukas niya ng Friendster sa online ay ang mensaheng ito agad ang bumulaga sa kanya. Nagmamakaawa ang bawat letra, humihingi ng tulong. Lalaki siyang tao pero kinabog ang kanyang dibdib. Ni hindi na niya nagawang mag-log out pa at agad niyang isinara ang computer sa mabilis na paraan. Hindi makatulog ng gabing iyon si George. Balisa siya at nanlalamig. Sobrang kilabot ang naramdaman niya sa mensaheng nabasa kanina. Ang mensahe ay basta na lang rehistro sa screen. Ni hindi nga niya matukoy kung sino ang sender. Kung totoong may nangyaring krimen, sino ang babaeng iyon sa Friendster? Isang biktima ba iyon ng karumaldumal na krimen? O isang manloloko na gusto lang siyang igutin? Masamang biro ito, halos walang itinulog si George. Nangangalumata pa siya kinabukasang humarap sa tropa. Pare, bakit para kang puyat na unggoy? Sino na naman ba ang konggayan mo kagabi? At syempre pa, tawanan ang tropa. Bad trip nga, pare. Hindi ako pinatulog ng nabasa ko kagabi. Believe it or not, pero totoo. Ibinida ni George ang nakakakilabot na mensahe. Nagkatinginan ng tatlong katropa, makahulugan ang mga tingin na para bang mga salarin na may itinatagong krimen. Pare, bakit ganyan kayo kung makatingin? May problema ba? Tanggi agad ang lalaking ginawa na yatang tambutso ang bibig sa hit-hitbuga sa sigarilyo. Aba, wala, baka ikaw ang may problema. Tinapik-tapik ni Dagol si George sa likod. Sa laki ng kamao ni Dagol ay napaubo ang binatilyo. Pare, nagiging kabog ka na yata ngayon. Sa lahat ng ayaw ng tropa ay may lalampulampa. Halos masapo ni George ang dibdib. Ako matatakot, no way. At para ay pakitang matapang siya ay tumagay si George ng isang shot ng alak, diretso, bottoms up. Iyon lang at napahalakhak ang tropa. Hindi nakatiis ay may isang naglitanya, friend, habang binabasa mo ang mensaheng ito ay isa na akong malamig na bangkay. Napalo ni George ang mesa. Putsa, pare, parehong-pareho nang nabasa ko ang intro. Huwag niyong sabihin ginugod team niyo ako. Baka ito, kay Jojo nakaturo ang mga daliri ng tropa niya. Alam kasi nilang bihasa si Jojo sa mga kalokohan sa online. Hindi nga ba't kung saan sa ang site ito nakalogin at nag-iiba-iba ng pangalan. Hindi ako, sobra sa tanggi ang ginawa nito. Walang tiyaga si Jojo sa Friendster. Mabagal daw, hindi kagaya sa mga online chat na pinapasok. Isang click lang daw para raw siyang nanunood ng X-rated film gabi-gabi. Nakangisi pa ito, tumayo, at bumir. Lahat na yata ng klase ng gubat ay napasok ko. Kung ano man ang gubat na iyon, tiyak ng mga ito na hindi iyon ordinaryong gubat. Sa ngisi lang ni Jojo ay kitang-kita ang mali siya sa mga mata. Si Dagol naman ay bubble sa internet. Mas gusto pa nitong magukit ng letra sa lapida kaysa magtitipa sa harap ng computer. Pambibili na lang daw nito ng UC ang pera kaysa magbabad sa internet cafe. Baka si Joshua. Itinuro ng grupo ang isang katropa na laging tulala. Bad trip lagi si Joshua. Iniwan yata ng shota, turuan. Sa huli, wala ring umamin. Pare, sa internet maraming gimikero. Huwag ka masyadong magpapaniwala. Hindi lahat ng kausap mo totoo. Si Joshua ang may sabi nito na parabang may masamang karanasan sa pakikipag-usap sa net. Basta ako, pirming nasa mood, ngisi ni Jojo, ngisi na parang laging nakakakita ng kong. Ano, nagkahiwalay ang magkakabarkada, pero si George ay may naglalaro na sa utak. Mga lokong iyon, nadali ako. Pakiramdam niya ay pinagmukha siyang tanga ng mga katropa. Ang balak niya ay gumanti. Ang lakas talaga ng kutob ko na si Jojo ang may gawa niyon. Ang lakas manakot ng loko. Napangisi si George. Sa gagawin ko sa iyo,
Hindi ka lang basta matatakot, manganginig ka pa sa takot. Lintik lang ang walang ganti. Isang baklang bato-bato ang kinontak ni George. Gusto mo ng kachat? Alok niya sa bakla na ang mukha ay parang ipinila sa boksingerong Nalumag ang mukha. Ni hindi siya nagdalawang salita. Ay, kay, tiyok ng bakla na kung tawagin ay Madam O. Ni hindi interesado sa ibabayad niya. Baka nga siya pa ang bayaran sa ibinigay niyang kachat. Ibinigay niya ang username ni Jojo at kung saan site ito nakakonek. Pogi iyan. Kulang na lang ay ibenta niya ang kaibigan. Mas pogi pa sa iyo. Naglalandi ang bakla. Oo naman. Basta magpanggap kang babae, ha? Iyong sexy. Iyong kaibig-ibig. Basta, huwag kang pabubuko. Hayaan mong ma-in-love sa iyo. Kumulot ang nguso ng bakla. Ako pa, sanay ako dyan, pakyut na sabi, sabay kurot sa kanya. Kung hindi nga lang kailangan ng serbisyo nito baka naupakan niya na sa kalalapiro sa kanya. Nabuo ang deal. Magpapanggap na kaakit-akit na babae ang bakla, makikipag online chat kay Jojo, presto, naloko si Gago. Makakaganti na rin siya sa tropang tililing. Akala lang nila, sila lang ang marunong mag-good team. Waista, hindi niyo ako pwedeng maisahan, si George pa. Panatag na ang loob ni George nang muling humarap sa computer. Pampaganya, naglaro pa siya ng online game na House of the Dead. Panay ang click niya sa mouse para patumbahin isa-isa ang mga bumabain bong zombie, na ang iba pa nga ay bigla na lang sumusulpot at sadyang nananakot. Bakit nga kaya siya nahihilig sa mga larong ito na nakakakilabot ang dating? Sa pagbangon ng mga patay na nabubuhay ay panay atake niya para mapatamba. Minamanilang ni George ang paglipol sa mga nilalang na sa bangungot lang niya pwedeng makasama. Habang nakakasapol siya at may napatutumba ay lalo naman siyang nauuhaw sa pagnanasa na patumbahin ang lahat ng hawara-hara sa daraanan niya. Isang laro lang ito pero ang tendensya niya ay pumatay ng pumatay-pumatay ng patay. Nang magsawa, pinasok naman ni George ang site kung saan ay marami siyang makakachat. Ngayon niya lang gagawin ito, pampaganya sabi nga ni Jojo. Nakahilera ng mga online chat na animo ay mga paninda na naghihintay mabenta. Isang mestisahing babae na may abuhing mata sa larawan ang sinubukan niyang batiin sa box. Nandyan ka ba? Walang sagot. Sinubukan niya uling tumipa, ASL, tinatanong niya ang age, sex, at location nito. Sa wakas sumagot din ang kachat, im 21, female, down under. Napangisi si George, kung down under ang lokasyon ay malamang nakadale siya ng isang kachat na Australiano marahil. Ginanahan si George sa pagtipa, na parabang sa pagkakataon ito ay gusto niyang malaman pati kasulok-sulukan sa pagkatao ng babaeng kachat. Ang ganda ba naman ng picture nito sa profile? Kabigabighani, sinumang lalaki ang makaulayaw niyon ay tiyak namang mapapao sa tuwa. Are you married? Banat agad na tanong, para makasigurong walang sabi. Mas matagal pa ang post kaysa sa sagot. Ano ba naman ang pakialam pa niya kesa hodang may asawa o wala ang babae? Basta ang sa kanya, ang makachat ang babaeng ito ay sapat na. What more can he ask for? Walang sagot nang hinayang si George nang mag-log out ang babae. Bigla na lang itong naglaho sa ere. Hindi na naman pinatulog ng gabi si George. Iniisip niya ang mahiwagang babae na kachat. Ang babaeng pumukaw sa interes niya bilang isang lalaki. Ito na yata ang babaeng pangarap niya. Ang babaeng magiging kanya. Akin ka, babae, akin ka. Nakatulugan niya na ang babaeng iyon ang laman ng isip. Kantiyo na naman ang inabot ni George sa tropa kinabukasang nagpang-abot sila sa labas. Bakit ba para ka na namang puyat na unggoy? Pare, ginagabi-gabi mo na yata ang pagpupuyat sa harap ng computer, puna ni Dagol. Tatapikan na naman sana nito ang liko ni George pero sinalag na nang binatilyo ang mabigat nitong kamay. Bro, baka samuka na ako ng dugo sa bigat ng kamay mo, parang asero. Sinipat niya ang kamay ng katropa na bukod sa malaki na nangangapal pa. Bakit kasi hindi ka nalang maging boksingero? Kung bakit kasi pag-uukit sa lapida ang kinahiligang trabaho nito? Si Joshua ay tahimik lang sa isang tabi, kinukutkat ang cellphone, gayong wala namang ka-text. Broken hearted, pang-isingisi naman si Jojo na parabang isang pervert na ang daming nasisilip. Mukhang maligaya lagi ang kumpare natin, ha? Puna niya. Balak naman niyang asarin o pakiramdaman. Bumigay si Jojo, iyong kachat ko kagabi, sobrang hot, ang yabang.
Tukso naman ang isa, buti, hindi ka nagliyab. Ngisi, muntik ko nang ang sunugin ng buhay. Hagalpak ng tawa, bakit naman? Kinosenting tanong pa raw. Aba, ang galing magpainit sa chat. Talaga namang nakakanginig ng laman. Kaya lang ay ano? Panundot na tanong. Kaya lang, ayaw magpakita sa Haripong Orange. Baka walang cam. Kung may kamera nga naman ang computer, madaling makita ang hitsura ng kausap. Baka camera shy, mahiyain daw, pero talaga raw tinamaan siya sa iyang ito. Ang lakas daw talaga ng tama niya. Muli niyang sinulyapan si Joshua na panay ang text pero wala namang ka-text. Tuluyan na yatang natulala ang kaibigan simula nang iwan sa ere ng textmate na makatapos mag-dial ng load sa kaibigan ay nadilit na ang pangalan. Pare, ang lakas talaga ng tama ko sa babaeng iyon. Baka masira ang ulo ko pag bigla na lang siyang nawala sa buhay ko. Tinanong niya kung ano ang pangalan. Madam O ang ibinigay. Muntik na siyang masamid sa sariling laway. Buti kamo hindi siya napahagalpak ng tawa. Kundi, baka nahalikan pa niya ang kinasabwat na bakla. Madam O ang bansag sa baklang iyon. Bakit parang nakakaloko ang tawa mo? Nakapo na rin si Jojo. Nanlalaki ang butas ng kanyang ilong. Hindi, eh. Akala mo lang iyon. Pero hindi na niya napigilan. Napahagalpak na ng tawa ng tuluyan. Sana kahit kilikili, ipinakita sa iyo sa harap ng cam, para nagkaalaman kung sino sa inyo ang mas flawless ang kilikili, ang tawa niya, nakakainsultong tawa. Buti na lang nakalayo na siya, kundi baka mabuko pa ang kabulastugang kanyang ginawa. Ang galing talagang magpainit ng mahaderang bakla. Ang talented na bakla na umastang tunay na babae. Ang baklang ng gutim sa pilyong kaibigan na lagi siyang iniisahan. Maaasahan talaga, ang saya-saya niya. Nakaisa rin siya, kahit naman paano, may pakinabang din sa kanya ang kapilyuhan ni Jojo. Eto nga napasok niya ang website na dito lang niya narinig. At natuto rin siyang gumimik. Imbes na picture niya ang inilagay, kuha ni Piolo Pascual. Para siyang pinuputakti ng mga foreigner. Artistahin ang dating, natuto na rin siyang makipagbulahan. Dito niya natutuhan ang ASL o age, sex, location. Ang lol o laugh out loud. Ang view my cam, Nax, ha, baka matulad din siya kay Jojo, napupuyat gabi-gabi sa pagsilip ng iba't ibang klase ng gubat. May itim, may blonde, may kulot, may unat, may kalbo na parang manok na tinalupan ng balahibo. Napansin ni George, parang echo pa sa pandinig niya ang mga kwento noon ni Jojo. Ang mga nakakakilig na kwento, isa ang napag-tripan niyang kausapin sa chat. Babaeng halos wala nang itinago sa kuhang larawan na talaga naman pinasilip na ang lahat ng pisngi ng langit. Agresibo ang babae. Hi! Palang tinipon niya pero halos ibenta na ang sarili. Bumubuhos ang impormasyon sa kanya. Sweet ako 16. Babae. Walang bahid. Kasarian. Malambing. Malakas ang dating. I'm yours kung tama ang presyo. Pinaulanan pa siya ng nagtutulas sa musong mga emoticon, simbolo ng kiss. Himas ni George ang manipis na bigog. Naisip niya na high-tech na pala ngayon ang mga nagbebenta ng aliw. Marunong na ring tumipa sa keyboard. Ano pa kaya ang higit na kayang gawin sa kanya? Taitipatipahin din siya. Bilang pati Kim ay hinimas-himas ng babae ang dibdib sa harap ng webcam. Sadyang pinag-iinit siya. Kinakatkat ang katinuan niya. Napabuga sa hangin si George. Nag-iinit na sana siya pero parang binuhusan ng malamig na tubig ng bilang magdilim ang camera. Pinasasabot lang siya, kasunod, hinihingi ng babae ang numero ng credit card niya. Wala siyang maibigay, bank account na lang, wala rin daw, kuripot, iyon lang at hindi na interesado ang babae sa kanya. Nagbaka sakali si George sa ibang site na walang sinisingil na bayad. Konting bowlahan lang ang kailangan, chat-chatan lang ang katapat. Tumiti pa uli si Jojo, pambungad niyang bati, hi. Isang Romanian ang natsyempuhan niyang online. Sa profile nito ay nasa late 30s ang edad. Pwede pa, mas may edad, mas hot. Ang pambungad niyang, hi. Ang matindi, pag sinagot ng, hi. The message is very clear. Umaatikabong chat na sa net. Sagutan sa chat, kamusta ka? Ayos lang, ikaw naman. Kasing bait mo, may pinalipad pa siyang smiley. Ganda ng picture, ha? Salamat, pwede ba kitang makita sa cam? Ito ang matindi, para silang nagde-date at nagkayayaan pa na magkita sa Yahoo Messenger. Ang tindi niya,
Kapag nasa YM kasi sila, mas malaki ang tsansa na makita niya ang kausap sa webcam. Pero mas matindi ang nakita niya. Ang babaeng may matang kulay tsokolate na nagsabing 30 ang edad ay halos kasing tanda na ang lola niya. Buti nakakatipa pa, wala siyang balak mag-caregiver sa ibang bansa. Ang galing niyang gumawa ng excuse. Thanks, but I have visitors. See you soon. Bye. Take care. Siya pa ang nagsara ng bintana ng camera. Wow! Naalala niya si Jojo. Paano kung tulad ni Jojo ay mag-aksaya rin siya ng oras sa chat bago ang madadali lang pala ay isang baklang nagpapanggap na babae? O isang matanda na nagkukunwaring teenager? O isang batang frosty na walang alam kundi give me money? Ang online chat ay puno ng pagkukunwari, pero nakaka-addict, nakakabuga ng init. Muli ay naalala ni George ang mahiwagang babae na nakachat niya noong isang gabi. Bakit ba parang kinasasabikan niya na makachat ang babaeng iyon? May kung anong magnito na humihila sa kanya para hintayin ang pagdating yun sa kalaliman ng gabi. Masyado siyang naiintriga sa babaeng iyon. Malalim, puno ng suspense, iyon pa naman ang gusto niya sa isang babae, may mystery. Iyong parabang laging may itinatago, na parabang isang lihim na habang unti-unti niyang tinutuklas ay lalong nagkakaroon ng thrill. Epekto yata ito ng pagiging mahilig niya sa online games. Muli niyang pinuntahan ang site, parang isang manliligaw na nag-aabang sa babaeng kanyang napupusuan. Wala ang babae sa online. Nagkulong si George sa kwarto ng ilang araw. May hinihintay, nangangitim na ang gilid ng mata niya sa paghihintay. Ayaw magpatulog ang gabi, dot ang mga gabi. Pasilip-silip siya sa site kung saan nandoon ang misteryosong babae. Wala pa rin. Maghihintay siya kahit kainin siya ng dilim. Sa YM, may umapir na pangalan, hindi niya kilala pero humihingi ng permiso sa kanya na tanggapin niya, bumilis ang tahip ng kanyang dibdib. Sa muli niyang pagsulyap ang babaeng misteryoso na nagtatago sa pangalang Diana Young ang nakita niya. Ito na ang ba ang babaeng hinihintay niya? Ano ba ang hatik ng taong ito at kagyat niyang tinanggap? Nag-uusap na sila. Ang bati sa kanya, hi, lo, palukong sagot niya, nakikiramdam, katahimikan. Ganito rin ang klaseng katahimikang naramdaman niya sa mahiwagang babae na hinihintay niya. Siya ay limitado. Kilala ba kita? Oo, sobrang excitement ang naramdaman niya. Yes pa lang ang sagot sa kanya pero may kung anong bagay na ang parang gustong kumawala sa loob ng kanyang katawan. Kamusta ka? Namiss kita? Oo, nawawala ako. Paulit-ulit niyang tinanong kung saan nagpunta ang babae, bakit biglang nawala at halos ay gabi-gabi niyang hinihintay ito. Saan ka nang galing? Sa ngayon, napakalayo. Kahit saan panapadpad ang babae ang mahalaga, nandito na sa kanya, lumapit, nakakausap niya. Kamusta ang buhay? Walang buhay. Pamisteryosong epekto. Talaga? Oo, may lungkot na sagot ng babae. Hinala niya na kaaway nito ang asawa o boyfriend, at balak nang makipaghiwalay. Kung gayon, pwede na sila. Hinihingal mo ako, alam mo, ham. Siya na mismo ang gustong mapalapit sa babaeng may abuhing mata. I'm dying na makita ka. Mamatay ka para sa akin. Oo ang sagot niya. Bakit ba ang lakas talaga ang hatik ng babaeng ito sa kanya? Ni hindi niya alam ang tunay na pangalan, ang lahing pinagmulan, basta alam lang niya ay ang nakarehistro nitong larawan. Natutuong nagpaibig sa kanya. At niyayaya pa siya, sumama ka sa akin. Oo, honey. Niyayaya na ba siyang magpakasal ng babae? Halika, gusto kita makasama. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay sikdo ng kanyang dibdib at tiktak murasan. Sa nalalabi niyang katinoan at parang hinihigop na katawan ay nakuha niyang mag-request sa babae. Maaari ko bang tingnan ang iyong cam? Oo naman. Pagbukas ng camera ay 10 ulit na kilabot ang gumapang sa kanyang katawan, dahil ang bumulaga sa kanya ay bangkay ng babaeng nakangisi, kamakaway. At tinitipa ang letra na nagsusumigaw sa lagim. Friend, habang binabasa mo ang mensaheng ito ay isa na akong malamig na bangkay. Pinasok ng 3 adik ang kwarto ko at walang awa akong tinadtad ng saksak. Sa kabila ng pagmamakaawa ko ay hindi parent ako nilubayan. Binaboy ako, ginawang ashtray at pinaso ng sigarilyo ang maseselang bahagi ng aking katawan. Hindi na sila naawa, sigaw ako ng sigaw pero walang nakarinig. Tulungan mo ako, huwag kang umalis, huwag, please, wakas.